Nilinaw ng Finance Department na hindi gagalawin ang kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth. Ito'y sa gitna ng plano ng DOF na kunin ang mga hindi nagalaw na pondo ng mga GOC sigay ng PhilHealth. Si Daniel Manalasta sa report. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health, may magandang balita ang PhilHealth sa mga miyembro. Kailan nyo ba i-recommend sa Pangulo na ibaba ang bayarin o ang premium sa PhilHealth? Actually po, yes. Especially after this very nice hearing po that just happened, we will do it immediately po. Humarap din sa pagdinig si Finance Secretary Ralph Recto. Sinagot niya ang ilang alegasyon na binabato sa pondo ng PhilHealth. Nilinaw ng Department of Finance na legal ang pagkolekta ng hindi nagagamit na pondo ng GOCCs. Hindi po ito illegal. Ito po ay naayon sa batas na Republic Act No. 11975 po ang General Appropriations Act of 2024. Tumatalima lang kami sa batas na pinagtibay ninyo. At hindi automatic na naming ini-implement ito dahil binisisi muna namin kung may merito ba ang kautusan. Pinasinungalingan ni Recto ang mga alegasyon na gagalawin ang kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth. Sabi nila, mga kontribusyon ng members ng PhilHealth ang kinuha. Hindi po gagalawin ang kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth sapagkat ang pondo ay mula sa sobra at hindi nagagamit ng mga subsidiya ng pamahalaan. Pinabulaanan din ang kalihim na sa Maharlika Investment Fund dadalhin ang mga unutilized funds ng GOCCs. Pati na ang akusasyon na simot na ang pera ng PhilHealth. Hindi po walang kinalaman ang MIF sa paggagamit ng pondo ng mga GOCCs. Hindi po may natitirang 500 billion benefit chest fund ang PhilHealth. Ayon mismo sa kanila, labis-labis at kasyang-kasya ito sa mga bayarin para sa multi-year claims. Patuloy rin natatanggap ng subsidy ang PhilHealth mula sa pamahalaan. Saan naman kaya pwedeng dalhin ang pondo? Sabi ni Recto, pwedeng sa infrastruktura, katulad na lang ng Metro Manila Subway Project at pasweldo. 20 billion pesos pa lang ang remittent ng PhilHealth to Treasury. Nire-respeto namin ang cash management operations ng PhilHealth. Kaya meron po tayong remittance schedule, hindi ito one-time time. Magtulungan lang po tayo para makapagbigay ng maayos na serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga walang matakbuhan. The helpless. Kung meron naman palang malaking pondo ng PhilHealth, sana ay naging proactive. Ito sa pagbubuo at pag-improve sa ilan. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.